Isa ang patay habang tatlo ang sugatan sa pagbagsak ng helicopter ng Philippine Air Force sa Bohol. Sa Davao City naman, ilang lugar ang binahada sa walang tigil na ulan. Nagmistulang ilog na nga ang ilang kalsada. Yan at iba pang balita sa probinsya sa report ni Jamie Santos. Mag-aalas 10 ng umaga, bumagsak sa Handayan Island sa Getafe, Bohol, ang MD-520 helicopter na sinasakyan ng apat na miyembro ng Philippine Air Force. Nasawi ang piloto na si Captain Aurelius Ulano habang sugatan ng tatlo pa niyang kasama. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bohol, nagsasagawa noon ng maintenance flight ang helicopter nang bumagsak ito. Nasaksihan ito ng ilang mangingisda at agad na tinulungan ng mga biktima. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Kinumpiska at sinunog ng otoridad ang nasa mahigit 700 kilong smuggled meat products sa Katiklan Port na nagmula umano sa China. Ayon sa Provincial Veterinary Office ng Aklan, sakay ng isang delivery van mula Metro Manila ang mga produkto na dadalhin sana sa Rojas Capiz. May Chinese label ang mga produkto at wala raw maipakitang papeles ang driver ng delivery van. Aabot sa mahigit 300,000 piso ang halaga ng mga meat products na in-order umano online. Agad itong sinunog. Nadiskubre ng BFAR at PNP ang pagkakatay ng manta rays at iba pang lamang dagat sa dalawang fishing vessel sa Zamboanga del Norte. 15 kilo ng manta rays ang nakuha sa FB Ron Ron habang 300 kilo naman sa FB Lionel James. Walang inabutan na tao sa mga fishing vessel. Pero maari raw managot ang may-ari ng mga barko dahil sa paglabag sa Republic Act 8550. Inatake ng tungro disease ang nasa 1,000 hektarya ng palayan sa Albay. Ang rice tungro disease ay dulot ng kombinasyon ng dalawang virus kung saan naipapasa ito sa pamamagitan ng tipaklong. Kapag tinamaan ng virus ang tanim na palay, ay magiging dilawang dahon nito at hindi natutubo ng maayos. Nangako naman ng Department of Agriculture na aaksyonan ng problema ng mga magsasaka. Sa Davao City, nagmistulang ilog naman ng ilang kalsada dahil sa baha matapos bumuhos ang malakas na ulan kagabi. Stranded tuloy ang maraming pasahero. Ayon sa PAGASA, intense localized thunderstorms ang dahilan ng pag-ulan. Mahigit 700 na residente ang apektado ng baha. Jamie Santos, GMA News.